Kaibigan, isang pinagpalang tanghali siyo kaibigan, no? Dahil tayo magtatanghali na at titingnan natin ang glycemic index, no? Inong santon kupi, no? Yung glycemic load 30 minutes after ko uminom nito, no? Dahil nga ay ito ay sabi nila ay mababa daw ang carbohydrate content, no? So ngayon, titingnan natin kung talagang pupuy dito sa atin ng mga diabetes, no? Xanthone plus Kope. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ayan. Ito yung Xanthone plus. Okay? So, titingnan natin ngayon. Titimpla tayo ng isang sachet. No? Ayan. So, unbox tayo. Ayan. Xanthone. Meron siyang 10 sachet. 10 sachet ang laman. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Sampo. So, isa lang naman ang kukunin natin. Ayan. Okay. So, timplahin muna natin bago ako magsusukat ng aking blood sugar. Para lumamig-lamig. Okay. So, ayan siya, no? Ayan. Sa mga bago lang, pakisubscribe din at pakishare, like, at saka tapusin yung panoorin para mamaya makita nyo kung ilan ang resulta, no? Ng aking blood sugar 30 minutes after ko mag-inom. Ayan, ha? So, mainit. Ayan, ganyan lang muna. Dagdagan ko lang ng tubig mamaya-maya. Para... Okay, so nahalo ko na. Masyadong mainit. Dagdagan ko ng tubig. Para mainom ko agad. Okay, ayan, ha? So, bago yan ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ito na ang ating blood sugar para malaman natin kung ilan ang blood sugar ko ngayon, mga kaibigan. Ayan, no? So, ayan. So, ito na, mga kaibigan. Ito na ang blood sugar ko ngayon. Nakikita ba dyan? Okay. So, ayan na. 110 milligram per deciliter ang ating blood sugar ngayon, no? Nang dahil yan, mga kaibigan, sa pag-inom ng spirulina at saka Ganoderma. Ayan, ito lang ang aking ginagamit na maintenance, no? Iniwan ko ng metformin, ang diamicron, ang glyclazide, ang lahat ng mga diabetes maintenance ko. Iniwan ko na dahil mini-maintain lang, hindi pinapababa. Okay? So, 110 milligram per deciliter ang aking blood sugar. Iinom tayo ng Xanthone plus Kope. Ayan. Ito na. Masarap, kaibigan. Kaping-kape. Ayan, may kaibigan. No? Natapos ko siyang inumin. Eksaktong 11:35 ng umaga. So mamayang 12:05 ng tanghali ay susukatin ko ulit ang aking blood sugar, okay? So sa mga bago lang, paki-subscribe na rin, no? At sa mga dati kong subscriber, maraming salamat sa inyong suporta, no? Sa mga diabetes, iwasan niyo lang talaga ang carbohydrates at saka pagkain ng mga pritong pagkain, yung mga mamantika, no? Dahil 'yon talaga ang sumisira sa ating pancreas, no? Yung carbohydrates naman, yun ang nagpapadami ng glucose na hindi kayang i-regulate ng ating insulin sa katawan dahil kulang na nga ang ating insulin, no? Dahil nga sa tayo ay diabetes na, okay? Ayan, kaibigan, no? Naka 30 minutes na tayo after natin uminom ng Xanthone plus Kope, no? So, ayan. Ito na, no? 30 minutes na. Kasi kanina ay natapos tayo ng 11:35, ngayon ay 12:05 na ng hapon o ng tanghali. Okay, so ito na. Tingnan natin kung ilan ang maging blood sugar ko ngayon. 110 kanina. Okay. Ito na. So tingnan natin. Ilan na kaya ang blood sugar ko ngayon? Kita dyan? Okay na? Mayroon na? Ayan na. 180, mga kaibigan.
180 milligram per deciliter, no? So ganun kataas ang increase ng aking blood sugar within 30 minutes, no, sa pag-inom ng Xanthan Plus, no? 70 milligram per deciliter ang increase, no? Huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi. Dapat tingnan nyo sa sarili nyo. Uminom kayo, mag-testing kayo bago kayo uminom, at pagkatapos ay atestingin nyo. So, maaari pa itong mag-increase, no? Within 1 to 2 hours, aabot pa ng 220 to 240 yan, no? Depende lang sa inyo. Kasi sa akin, pagka within 2 hours kasi yan, tumataas. Ang kinukuha ko lang ay sa loob lamang ng 30 minutes. Okay, mga kaibigan? Maraming salamat at abangan nyo ulit. Ang susunod natin ay gagawa tayo ng sambong capsule para sa may mga UTI, para sa mga bato sa kidney, para sa may mga problema sa kidney, no? So, abangan nyo. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng capsulized sambong. Okay?